Hi everyone, it's me again, Rose, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang problem sa inverted nipple. So ang video na to ay para sa mga mommy at first time mommy na gusto magpadede pero namumblema sila sa kanilang inverted nipple. So bibigyan ko kayo ng tips and i-share ko sa inyo ang na-experience ko sa pagiging inverted nipple. So kung interested ka sa video ito, just keep on watching. So, yun na nga guys, inverted nipple. So, ano nga ba ang inverted nipple? Ayan, papakita ko sa inyo yung picture, example ng picture, ganyan. So, yung inverted nipple na yan is, ito yung nipple, example ko, ito yung nipple. Yung nipple is hindi nakalabas na kapaloob. Kumbaga, nagtatago siya guys, ganun. Ganun yung inverted nipple. At isa ako dun. So, storytelling muna tayo. Way back 2017, nanganak ako sa panganay ko April 16, 2017. Wala akong kaalam-alam na inverted nipple ako nun, guys. Guys, nalaman ko na lang nung naipanganak ko na yung baby ko, first baby ko. And then, pagkapanganak ko, syempre padede. Then, pinadede ko yung baby ko. Malakas yung dede ko, guys. Tumutulo siya, pero yung baby ko, iyak ng iyak, hindi niya maabot yung wala siyang makapa, nakanga lang siya, hindi niya masipsip ng maayos yung dede ko, hindi niya kaya sipsipin, kumbaga. So yun, iyak na siya ng iyak. Gabi ako nanganak noon guys, eh mga 10 ganyan, 10 PM. So yun, iyak ng iyak isang oras na siyang umiiyak. So naawa na kami. So naawa na ako sa kanya pati yung asawa ko. So yun guys, my friend ako, nakasabayan ko ng anak si Margie Quezon. So shout out sa iyo Margie Quezon. Sana napapanood mo to. So yun na nga, kasabayan ko siyang nanganak, umaga siya nanganak. 16 ako siya, 17 na. So yun, lalaki din yung baby niya. So bumalik yung nurse, tinanong ako, oh, napadede na ba si baby? So sabi ko, nurse, hindi ko po mapadede. Sinusubsub ko na yung baby ko. Ayaw talaga, walang tiyaga. Ayaw niya sipsipin, kumbaga. So iyak na siya ng iyak. So sabi niya, sige, try mo muna ipadede sa kabila. So pinadede namin doon kay Margie. So yun, buti na mamabait si Margie, pinadede niya yung baby ko. Kahit nakakahiya, dumede rin. So yun, napadede namin siya doon sa kabila. Then siyempre, yung baby niya, gusto rin dumede. Nagugutom na rin, umiyak. Inawat na rin namin yung baby ko. So, inawat na namin. So, yun. Iyak pa rin ang iyak yung baby ko kasi gutom na nga. Nakukulangan yata sa gatas. So, bumalik yung nurse, tinignan. Kumuha siya ng syringe, guys. Syringe. Actually, ganito yung tsura niya yan. Ganyan. Sa screen, ganyan na ganyan. So, yung syringe na yun, guys. Super sakit nun, guys. Ilalagay sa automata sa hatakin. Sakit nun guys. Napakasakit. Para akong lalagnatin pag hinatak. Ganun yung experience guys. So nagpump din ako. Gumamit din ako ng pump. Bumili rin yung asawa ko. Yan yung picture yan. Sakit din yan guys. Pag pinihit tapos lalabas yung utong mo. Ang pangit lang sa kanila guys. Lalabas yung utong mo pero babalik din. Hindi siya permanent na lalabas, bumabalik din. So yun yung pangit sa mga ginamit ko and masakit pa. So yun na nga, bumabalik din, ayaw din lumabas eh. ayaw lumabas ng utong ko. So talagang nakapalob na kahit hinahatak ng sirin, ayaw talaga. At saka super sakit na, magana yung dede ko, para na akong lalagnatin, hindi makadede yung anak ko. So yun, ginawa ng asawa ko, bumili siya ng boteng maliit. So yun, bumili siya ng gatas. Tinakas niya, tinago niya pa. Kasi kunyari, bot ko yung baby ko, tapos pinapadede ko. Tapos yung bote, yun, kunyari, tinatago ko lang. Kasi bawal sa hospital yun, guys. So yun, bawal na bawal yung bote. So tago-tago lang namin. Sumilip yung nurse, tinatanong, napadede niyo na ba yung baby nyo? Nakita yung bote. So yun, kinuha, guys. So naawa ko sa baby ko.
kinuha yung bote, iyak na naman. So, sumsum ko lang siya. Wala talaga siyang masip-sip, guys, eh. Wala. Tagong-tago talaga yung nipple ko. So, yun. Ang ginawa ng asawa ko, wala talaga, hindi talaga kaya. Eh, yung baby ko, wala din tiyaga. Wala din tiyaga, sumip-sip. Iyak lang siya ng iyak. So, yun. Bumili ulit na lang yung asawa ko ng ano, gatas. Tapos, pinanahan na lang namin. Tinimplahan. Tapos, yun. Hanggang kinabukasan, chinek na kami ng doktor. So, guys, pala sinabi ng doktor, kasi nakita niya yung nipple ko. Oh, inverted nipple ka pala. Sabi niya, solution dyan, pasipsip mo sa asawa mo. Literal, guys, sasabihin niya sa inyo na, doktor, ipasipsip mo sa asawa mo. So, yung asawa ko, tawa naman ang tawa. So, tinay niya rin yun, guys. So, sabi niya, pangit ng lasa. Para daw nana. Yung kulay niya kasi, guys, parang nana. Yun yung pinakamasustansyang dapat na na-dede ng baby ko. Kaso hindi niya na-dede dahil nga sa inverted yung nipple ko. Colostrum, yun. Yun yung pinaka-importanting dapat ma-dede ng baby natin. Ng baby ko, kaso nga hindi niya na-dede. Kasi dahil sa inverted nipple nga ako. So, yun. 2 days kami sa hospital noon. Then, sa 2 days na yun, pinauwi kami. Then, yun, pinipilit ko pa rin padidiin siya, guys, kasi wala talaga. Ayaw niya, wala siyang tiyaga. Walang tiyaga yung baby ko, iyak siya ng iyak. Wala kaming magawa. So, yun, binote na lang namin siya. Yun, binote namin siya, guys. Then, pagka 1 month niya, guys, pumunta kami ng center para sa injection niya. So, yun. Kasi sa injection day niya, so yung pumunta kami sa center. Then, tinanong ako ng doktor. Sabi niya, oh, nagpapadede ka ba? So, yun. Sinagot ko, Dok, hindi ako nagpapadede kasi yung nipple ko inverted. Hindi niya mahatak. Hindi niya makuha yung nipple ko. Kaya hirap, kaya hindi siya makadede sa akin. So, sabi ng doktor sa akin, suggest niya, sa kanya ko yung nalaman eh, sa doktor doon sa center na pinag-injection na ng mga baby. So, yun. Sinuggest niya sa akin to. Ito na nga, sinuggest niya sa akin yung nipple shield. So, nanganak pala ako sa Coron, Palawan, guys, hospital. So, probinsya yun. Saan kayo maghahanap nun? Sabi ko, wala namang ano dun. Wala pang shopee-shopee nun. That time, wala namang mabibilihan nun dun. So, sabi niya, try ko daw murder sa Maynila. Eh, wala naman akong ano sa contact that time. Tsaka matatagalan pa nun. Tsaka guys, 1 linggo. Wala pang 1 linggo, 6 days. Wala na akong gatas, guys. Wala nang tumutulo. 1 linggo lang na ano. Wala na. Wala na talagang lumabas. Wala nang tumutulo. Basta nung pangatlong days, guys, nilagnat ako kasi yung daddy ko. Super tigas na. Kasi nga, diba, hindi ma-daddy ng baby ko. Walang tiyaga, sinubsob ko na lahat, ginawa ko na lahat, ayaw niya talaga didiin, iyak lang siya ng iyak. So yun, nilagnat ako. Then, nagpapasalamat ako dun sa doktor sa center na sinuggest niya sa akin tong nipple shield. So yun, 2 months na yung baby ko, umuwi kami ng Manila dito sa Caloocan. So, yun nga, hindi ko na mahabol. Hindi ko na mahabol magpa-dede kasi wala na akong dede. Nagpahilot ako para magpa-dede, pero wala na talaga, hindi na mahabol. So, yun. Dede, napabote na lang yung baby ko na panganay. So, yun, nalungkot din ako kasi bote siya, laking bote. And, sa 3 months old niya, guys, 3 months siya, nagkasakit siya, guys, ng amoeba. Dahil, siguro sa tubig na, ano, nainom niya. So, yun. Yun lang yung ano mo talaga pagbote. Kasi, yung sa tubig, check mo talaga yung tubig, dapat malinis, and then yung mga bote niya. Yun. And, grabe guys, wala kaming naipong mag-asawa kasi, ganun nga, bibili kami ng gatas, pag sahod ng asawa ko, gatas, bibili kami ng gatas, diaper. So, talagang, ano talaga pagbote, malaking gastos.
pag nagpadedi ka sa bote kasi gatas, almost gatas pa lang yung bona niya na, na isang lata. Walang isang linggo yun, guys. Ubos agad. Kaya, yun. Kaya sabi ko, sana pag ano, pag nanganak ako talaga gagawin ko na yung sinadya sa akin ng doktor sa center na ano, nipple shield. So, yun. After 2 years, yun. Nanganak ako sa pangalawa ko, sa baby boy ulit. So, yun. Si Jiro. December 25 ako nanganak, 2019. And then, yun. Yun, problema ko na naman yun sa laing ina ako nanganak. Dumi-daddy siya, guys. Kaso, hindi natatagalan. Hindi niya rin natatagalan. Inaano niya rin. Umiiyak din. Hindi niya rin maabot. Hindi niya rin maano yung nipple ko. So, that time, 26, nandito na kami sa bahay, December 26, nagpapasuso pa rin ako. Pero iyak pa rin ang iyak yung baby. Parang hindi siya nakukontento sa nipple ko na wala nga makapa. Siya lang hindi niya maabot, naiirita siya, ganun, iyak siya ng iyak. So, noong 27, yung kapatid na asawa ko nasa SM. So, that time sabi ko, ay, ano mo nga si Giselle, kung i-chat mo. Tingin siya sa SM store ng nipple shield. So, yun. Chinat namin. Sabi ko, tingin siya. Baka, ano. Kasi mahirap na mag-isang linggo na naman to. Baka mawala naman ako ng gatas pag hindi ko to finish. So, yun. Pinahanap namin siya. May nahanap naman siya sa department store sa SM. Ang mahal nga lang, nasa 500 plus. So, ito yun, guys. So, wala na yung cartoon eh. Yan. Yan siya. So, ito yung nipple shield. Ganito na yung kulay niya, guys. Super tagal na kasi neto sa akin. 2 years old na yung baby ko eh, noong December. So, January na ngayon. January 17, 2020. So, yan siya. Dalawa siya. So, napabili namin siya si Giselle. So, shoutout sa'yo, Giselle. So, yun. Yun, walang problema sa inverted nipple yun. Normal lang nipple nun eh. So, yun na nga. Shield na ginamit ko 2 years ago. So, yun. Ayan, with back siya. Bili ni Giselle dito, nasa 500 plus, guys. Pero sa Shopee, guys, nag-search ako sa Shopee. Meron, mura lang pala sa Shopee. Dahil pala sa Shopee kami bumili. Kaso that time, naghahabol na rin kami. Kailangan, hindi umabot na isang linggo eh. Kasi dapat mapadede ko na ng maayos yung baby. Kasi baka huminto na naman yung gatas ko. Nahihirapan kami. So, yun. Napabili na namin si Giselle nito. Nipple shield ang tawag dito. Dalawa siya. Yan. Super luma na eh. Pero ang kulay talaga nito, transparent. Kaso yan siya. So, paano ba gamitin to? So, ganito lang. Example, ito yung bupi mo. So, yun. Dede mo. Papatong mo lang siya. Yan. Yan. And then yan. Dede na yung baby mo. Ganyan na yung ginawa ko, guys. Napadede ko na maayos yung baby ko. Ganyan na ganyan lang. Patong mo lang siya. Din di-daddy na yung baby ko. Actually, nagamit ko to no hanggang 1 month and 8 months. 8 months gamit ko to sa kanya. And then, nung napapansin kong lumalabas na yung utong ko, hindi na, ano na, lumalabas na siya, naka-ungak na yung ulo niya. Labas na. Hindi ko na siya ginamit, guys. Pinadede ko na lang siya sa utong ko. Siyempre, sa una naninibago siya, umiiyak siya. And then, hinahanap niya pa rin siguro yung parang part na medyo silicone, medyo matigas-tigas. Hinahanap niya. Pero, sinanay ko na nautong ko na lang yung padede ko sa kanya. Nipple ko na lang. Dinasanay na siya, guys. And proud to say, until now, dumedede pa rin yung baby ko. 2 years old na siya, pero dumedede pa siya, diba? So, laking tulong talaga sa itong nipple shield na to para sa akin. So, yan yung itsura niya yan. Dalawa siya, sa left and right. Kung order kayo sa Shopee, i-search nyo lang, guys, nipple shield. Yun. Para sa mga inverted na nipple. Malaking tulong to, guys. Ito yung sumalba sa akin. At ngayon, guys, kahit mag-bra ako, hindi na nagtatago yung nipple ko. Nakalabas na talaga. Labas na yung ulo. So, malaking bagay talaga. At saka, and then, malaking tulong na nagpapadede tayo kasi iwas na sa sakit. Sakit, hindi sakitin yung baby ko simula nagpa-daddy ako. Then, less na lang yung gastos. Diaper na lang yung binibili namin. Hindi na bibili ng gatas kasi sa akin dumi-daddy. Diaper na lang and then vitamins. Then,
malaking bagay lang kasi pandemic, di ba? So, yun, talagang pinush ko magpa-daddy talaga, guys. So, yun, salamat sa'yo, nipple. So, yun, guys. Kaya kayong mga inverted nipple, huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi magpa-daddy. May mga solution pa. Nipple shield guide, guys, paano pala ito linisin? So, paglinis nito, para ka lang din naglilinis ng bote. So, yun. Yeah, ano mo lang siya sa, ano, kukuskusin mo lang siya ng brush na maliit. Yan. O kaya, sponge. Yan. Sa joy, ganyan. Sa panglinis ng mga bote. Then, madali lang siya linisin, guys, para ka rin nandilinis ng bote. So, yun. Then, patuyuin mo siya. Then, ilagay mo lang siya sa lagayan niya. Yan. Yan lang. Para ka lang naglilinis ng bote. Kaso nga lang, maliit nga lang nilinisan mo. So, di ba, less na. Pagtapos mong gamitin, then, linisin mo ulit, tapos patuyuin mo. Lapuan mo. Lapuan mo, guys, ha. Nilalapuan yan. So, yun. So, I hope nagustuhan niyo itong video na to at nabigyan ko kayo ng solusyon sa pagiging inverted nipple at natulungan ko kayo. So, salamat sa panonood and huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko and also, i-click mo na rin ang notification dyan sa baba and i-like mo na rin yung video ko. So, yun. Salamat! See you soon to my next video. Bye-bye!